Hi, I'm Nonoy. Welcome to my YouTube channel. First and foremost, I want to say for those people who believe in me concerning about my skill, I want to willingly share it to you before I retire in my work. I want you to learn and understand about electrical and electronics. With this knowledge about making craft materials decoration, it helps a lot, especially those people who need to learn. This channel started at September 2019. Kindly continue to be consistent on this teaching. Again, thank you all for being supportive, and don't forget to like, share, follow, and subscribe my YouTube channel. This is Nonoy to say thank you. At good morning po sa inyong lahat. Today, I'm gonna teach you all about how to use multimeter tester. So, may mga nag-request po kung paano ro po gamitin ang tester. So, importante po to. Sabi ko nga po, without tester, hindi po tayo makakapag testing. Ayan po. May mga digital din po siyang tester. Pero I use OBM, yung ohmmeter voltage measurement. So, ang tester po natin, meron mo tayong makikita po na resistance measurement. Ito po resistance measurement. Yung resistance measurement po ito, ayan po, yung times 1, times 10, times 1K, times 10K. Saka yung may buzzer siya, may alarm, may buzzer po siya. For continuity, ito po ginagamit po for continuity at resistor test. Ito na pong kabila, itatawag na yung current, how to test current. Tapos, hindi ito po sa gilid, ito po, ito yung DC voltage. 0.5, 2.5 volts, 10 volts, 50 volts, 250 volts, 1,000 volts. Dito naman po sa kanan, ito pong pula. Yan, yung pula pong yan. Ito po yung AC current natin, for yung nakaka-electrocute, execute po sa atin, nakakakuryente. So, meron tayong natawag na 10 volts AC, 50 volts AC, 250 volts AC, 1,000 volts AC. So, ito po ang appearance ng multimeter tester. So, paano to gamitin? So, dito muna tayo sa resistance, saka sa ohms law. Sabi po rito, ang resistance daw po is the measure of difficulty of electrons have in flowing through a particular object. Is similar to the friction an object experiences when moving or being moved across a surface. Itong resistance daw po ito, mamimeasure po natin ng Ohm's law or continuity. So, yung sa voltage naman po natin, yung AC, alternating current natin, identifying kung 220 siya, kung meron siyang kuryente, alo sa mga house electrical natin, magagamit po natin for measurement. At ito naman yung DC, yung mga appliances natin, ng mga gadget na may mga batteries. So, mamimeasure po natin sa batteries. Ito naman po yung sa current. So, mas maganda kung gagamit tayo ng current, kagaya sa mga motor, gumamit po tayo ng clamp tester. Kasi baka mahirapan po tayo mag-measure dito sa area ng ampere. Pero itong resistance, AC voltage saka DC voltage, magkakaroon po tayo ng idea at hindi tayo mahihirapan, basta't aware lang po tayo sa gagawin natin. So, mag-umpisa na po tayo. Voltage measurement. Titestin po natin. Sasample lang po tayo ng diode. Na topic na rin na po, na discuss na rin po natin to dati. Mga old bits po natin, yung mga previous natin, yung diode, resistor, capacitor, maraming klase ng capacitor, ng transistor, titesting din po natin yung circuit breaker, kung sira siya o hindi, yung LED, ito yung mga microswitch, titesting ko rin natin yan, yung battery, DC battery, at sa AC natin. So, mag-abisa na po tayo. Ang una po natin gagawin, kailangan mag-familiarize tayo sa
kung ano yung ititest natin, may measure natin. So, ito punta tayo sa component ng resistor. Ang resistor po mamimeasure, pag-start po tayo sa mababa. Sa mababa, sa times 1. Times 1. Ayan, mababa, times 1. Times 1 po. So, before tayo, pag hindi natin siya na-read, mag-adjust tayo, ito yung natin multiplication, hindi natin marinig. For example, ito na po. Before na mag-test tayo, i-shorten muna natin kung nagpapangsin yung needle ng tester natin. Ayan. So, ito na po siya. So, times 1 po tayo. Times 1. Ayun, gawa na siya. So, ibig sabihin, may resistance tayo. Meron tayong reading. So, masasabi po natin, ang measurement po natin dito, kahit baliktarin po natin, wala siyang polarity, nag-read po siya. Yan, nag-read po siya ng nag-read po siya ng 100. I-multiply natin ng times 1. Do. So, 100 times 1 is equivalent na 100 ohms to. Sample lang natin itong iba pa. Ito wala, ayaw. Oh, ayaw. Bakit ayaw? Kasi mataas ang value nito. So, mag-adjust po tayo. Ayaw po. Dapat may reading siya. Mag-adjust po. Hindi niya kaya ng times 1. Hindi niya kaya ng times 1. Hindi mo niya. So, i-adjust natin ng times 10. Times 10. Adjust po natin ng times 10. Hindi niya kaya ng times 1, times 10. Para ma-measure natin ang pa-testing natin ang measurement ng value ng resistor. Ayun, pumasok na po siya. Laki. Hindi pwede. Laki ang value. Balik ulit tayo sa times 1. Balik ulit tayo sa times 1. Hindi pwede natin marin. Masyadong maliit pala ang value niya. Ang times 10, malaki na. So, ito pa follow yan. Yun, ayun o. Oh. Yun, yun, pumalo siya. Ayan, gumalaw po siya. Ayan, ayan. Ayan, gumalaw siya. So, mahina siya. So, sa times 10, hindi natin siya ma-measure kasi umabot po siya ng dito. Yung needle niya umabot po dito, lagpas ng 0. So, i-times 1K po natin. Subukan natin sa 1K. Hindi rin pwede. Balik tayo sa times 10. Adjust natin yung needle. Kung makapag-reading na po tayo. So, kailangan din ang measurement natin dito. Kailangan nasa needle lang po tayo. Dito tayo sa needle. Nang 0. Huwag lalagpas. Tingnan natin kung makapag-read. Uli tayo sa times 7. Binalik ko. Eh siya, oh, may reading siya. Pero, hindi masyadong klaro. Balik tayo sa times 1. So, adjust natin sa 0. Ayan. So, ang reading po natin dito, may na reading po tayo dito ng 500. So, ito po, 500. Ayan po, 500. 500 po dito. Hindi po siya ma-ano eh. Ayan. Kailangan wag natin hawakan ito. Ito pwede natin hawakan kasi may continuity tayo. Tataas ang value. Yung reading natin, hindi natin ma-measure accurate. So, kailangan tanggalin natin ito isa. Kahit ito hawakan natin. Ayan o. 500 po talaga, 500. So, may reading tayo na 500 sa times 1. Ito rin po. Kung times 1 din po siya, may reading po tayo. Ang reading po natin ay 150. Hindi dito siya. Oh. Ito pa yung 100. Ito pa yung 100. Hindi dito siya. 150. So, okay po to. Ganito lang mag-measure ng resistor. Kung paano gamitin ang tester. Yan, 150. So, ito yung last resistor yung maliit. Mga luma kasi ito eh. Wala.
So, times 10 natin siya. Yo, may reading na po siya. So, ito, kaya niyang i-read ito sa times 10 kasi ang value niya medyo mas malaki. So, kung times 10 po tayo, mapasok po tayo ng 15. Times 10, kung 15 siya, 150. 150. Kung sa times 10, 150. Kung hindi po natin siya ma-reach sa times 1, magdagdag po tayo ng setting. Kung di siya ma-reach sa times 1, times 10 natin, hanggang ma-read po natin kung anong value niyang resistor. Yan, resistor. Kaya po may selector tayo. Pag hindi kayang basahin, times 10. Pag hindi kayang basahin, mas mataas ang value, times 1K, hanggang times 10K. Hanggang ma-read po natin ang value ng resistor. Ito po yung resistor measurement yung ohms law po. Wala pa po tayo sa continuity. So, papasok po tayo ngayon sa diode. Diode. How do you check diode? Sabi nga nun, set the multimeter to measure. Pwede ito sa AC o DC, sa in-circuit o sa labas. By forward and reverse bias. Kasi mayroon kagaya nito, negative, positive. Ayan. Oh, ito negative, positive naman. So, times 1K tayo, medyo mataas. So, kailangan din po natin lagi i-adjust yung needle sa zero para medyo maganda ang reading natin, medyo hindi 100%, kahit 85 to 90%, ma-read po natin siya na maganda. Ito po, kung positive, tayo negative. Sira po to. Ayan. Defective to. Wala siyang reading. So, dapat may reading tayo. Ito yung negative, ito yung positive negative. Ayan, o. Ayan, yan po. Mga luma na kasi ito eh. Minsan hindi siya. Ayan, o. Ayan. Okay po siya. Alitin po natin, okay, sa diode na to. Baliktarin natin, forward and reverse. Wala. Kailangan mag-relate siya sa positive. Yung anode cathode. Ayan, okay po siya. So, ito, how to use a tester in diode testing. Diode testing. Okay na po siya, oh. May reading po tayo pag sa positive yung anode. Ayan po siya. Huwag natin hawakan itong isa. Kahit isa hawakan natin, kasi yung continuity natin, nagdadagdag ng measurement, yung reading. Ito po yung isang mga lumang diode na po natin to na hindi na masyado gina. Yan po. Okay po siya. Ito yung positive. Oh. Ito yung positive niya. Yung anode, cathode. Okay. Corroded na yung ano niya. Pag binaligtad mo, kailangan hindi siya gagana. Pag gumana siya, defective. So, ito po ang measurement. How to use tester in diode. Ito po tayo ngayon sa capacitor. Maraming klase ng capacitor. Tignan po natin ang capacitor. Maraming klase. Mga klase, ang dami. Klase. May mga mylar capacitor, ceramic capacitor. Pero itong electrolytic capacitor, ang i-test natin using this tester para matuto po tayo paano i-measure ang capacitor sa tester. Sabi po, ang capacitor daw to, can you check continuity through a capacitor? Yes po, by using tester. Using tester. By charge and discharge. So, malaking tulong talaga itong tester na to using continuity, charge and discharge. So, before tayo mag-test, ito lang po ang gagamitin natin din sa resistance. Yung resistance na yung gagawin po natin siyang continuity. Pero resistance measurement sa capacitor by using charge and discharge. So, before natin i-testing to, kailangan i-short po natin ito. Itong pin niya, itong pin.
kasi kung may AC pa siya, may DC pa po siya, baka masira yung tester natin. Yan. Kailangan sinoshot po yan. Sinoshot. So, ito na po siya. Yun. Nag-charge. Inaktupong needle. Pumunta rito. Bumalik. Okay. Kailangan i-charge natin siya. I-discharge natin ganyan. Yun, o. Discharge uli natin. I-ano uli na i-short natin uli. Tapos sa kabila naman po. Yun. So, ganyan po mag-testing ng electrolytic capacitor. Charge and discharge lang po. Ito po pong isa. Mag-testing tayo. Itong malaki. O, ayan. Kailangan i-short po natin siya para magkaroon tayo ng reading. Times 1 lang po ginamit ko. Times 1 lang po. Times 1 lang. So, ang measurement po nito ay charge and discharge. Yun. May nakita kayong maliit. Yun o, yun o, gumalaw po siya. So, okay po to. At ang testing po natin sa capacitor using resistance measurement ay nagamit po natin sa multimeter tester. Ibig sabihin po, mga okay po to. Isa pa po, itong isang orange. So, itong marami siyang klase, may mga kulay-kulay. Kailang i-shorted po ulit natin. 10 times 1 ko po siya. Kung di siya mag-function, times 10 times 1K, hanggang pataas po siya. Ayun o. So, ang measurement po natin din sa tester, using tester, okay po ito mga kapasitor. Using naman sa transistor. Ang transistor po kasi, ang measurement po natin, kailangan tayo mag-aral ka ng electronics. Meron siyang base, collector, emitter. Ito, tapos may mga purpose siya, kung lang yung voltage measurement natin dito, pag nasa in-circuit siya. Pero ang gagawin lang natin dito, test measurement tayo ng base, collector, emitter. Times, ang ginagamit ko talaga sa testing ng transistor, sa hindi siya nakalagay sa circuit, times 10 po. So, measure din po natin, yung needle natin, lagyan natin sa 0. So, kailangan yung hanapin natin yung pinaka-base niya. Ayan. Hindi natin alam kasi ito yung positive, ito yung negative. Baliktarin natin. So, ito yung base niya. Testing natin sa gitna. So, ito po yung base niya. Base. Using itong negative. Ito lalabas po itong tinatag na PNP. Negative po to yung base. Itong dalawa positive. Yan. Yan. Yan po. Ito po yung collector emitter. So, okay po to. Hindi ko na po i-test yung iba kasi same din po ang procedure, ang testing niya. Ang importante dito, paano natin mag-measure na using tester. Dito po tayo sa DC voltage measurement. Ito po siya. 0.5, 2.5, 10 volts, 5 volts, 151,000 volts. DC, ito yung DC yung battery. So, ito po ang testing natin sa battery. Ito po yung mga maliliit na battery po. Ito yung mga 1.5. Tingnan natin kung okay pa to kasi nakinuha ko lang po dyan sa drawer ko. So, pumasok po tayo sa 2.5. Kasi ito, 1.5 po ito. So, hindi natin masusukal kung 0.5. Baka masira yung tester. So, ito yung negative. Ito yung positive. Pumasok po siya. Oh. May reading po tayo. Kung 1.5 po siya, may reading po tayo. Ayan, okay po siya. Ito gagawin natin. Sa 1.5 volts DC tayo, ito po siya. One, two, three, four. Ayan po, 1.5 volts po siya. Dito po siya, ayan. Itong ano natin, ay maging 1.5. Ayan o, ito po siya o. Ito yung DC natin o. Yung 150 niya, 1.5 po siya. Kasi 2.5 po siya. Ayan, 2.5. Itong 250, magiging 2.5. Ililess po natin yung ano yung decimal point. Kasi 2.5 po ang setup natin. So, itong 250, 2.5. Ito 200, 2 volts lang yan. Ito 150, 1.5. Ito 101.
2.5 kalahati, ito 0. So may reading po tayo, okay po to. Okay po to. Voltage measurement natin. Ito yung negative, oh. Ito yung positive. Basta may naka-usbong po yung dulo. Yan, no, 1.5. So, 1.5 po dito siya. Alitin natin siya ng DC. Ito na po yung DC na ito. Ito yung 9 volts. So, pag 9 volt po siya, iselect po natin siya ng 10. Kailangan lagi tayong advance. Kasi masisira po ang tester natin. So, sa 10 volts to, tingnan natin kung mababa siya o okay pa itong battery na to. Na bang battery ito? O, 9 volts battery po siya. Size. So, testing po natin dito. Tingnan natin polarity. Yun. Ang reading po natin sa 9 volts po tayo. So, ibig sabihin, kung nag-setup tayo ng 9 volts sa DC, dito tayo kukuha sa 10. Ayan yan, 10. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Dito po sa waveform ito. Kasi times 10 ng selector natin, dito tayo sa 10. So, papasok po siya ng 9 volts. Tama po yung prod natin paglalagay. Yung positive, ito yung positive, ito yung negative. Kung babaliktarin natin yung needle ng tester, baliktad siya. So, ibig sabihin negative. So, hindi, may polarity siya. So, kailangan, ang measurement natin nasa positive, tamang way. Ayan po, 9 volt po siya. So, okay po siya. Papasok ngayon tayo sa AC. Ang AC po siya, ang natitest natin talagang live wire. 10, 50 to 51,000 volt. So, sa bahay po natin, may kuryente tayong 220, 230, 250 volts. Setup natin. Mag-actual po tayo. Ayan po. Ito po ang sa bahay natin. So, ito yung kuryente, 220. Kailangan makita natin na 220 siya. Itong 250, 200 volts, 150 volts, 100 volts, 50 volts. Ito kasi net up sa 250 range. Ito yung 250, oh. 250. Kasi meron tayo sa bahay na kuryente na 220, service natin na 230, so 250 range natin. Pwede rin sa 1,000. Pero dito, mas maganda to, mas malapit. So, ito na po siya. Oh. Actual po to, may kuryente to. Ayun, oh. Pumasok po siya, ayun. Oh. 230, 230 plus pa. Kasi itong ano natin, plus minus. Ito reading natin dito sa test, plus minus. Ang most important dito, nakita natin, malapit sa 250, ang AC current po natin nagpa-function. Natapos po tayo sa voltage, natapos tayo sa AC voltage, natapos sa DC voltage, sa resistance, sa resistor measurement. Pasok po tayo sa continuity. Ang continuity mo natin, gumagamit po ako ng times 10. Mas maganda ang times 10 gamitin. Mas madaling siyang makita kung nagpapa-function hindi. So, kailangan natin iset things sa zero. Ibigay ako ng example sa continuity ng circuit breaker. Minsan ang circuit breaker kasi, matitest natin kahit in-circuit siya by measurement ng itong tester. So, ito lang simple lang po siya. Oh. Simple lang po siya. Testing lang po natin dito. Pag nakapatay siya, nakababa. Ayan, nakababa. Wala siyang reading. Wala siyang reading. Pag nakataas siya, mag-read na po siya. Ayan. Ayan, ayan. Continuity reading po siya. Ibig sabihin, nag-function po itong circuit breaker natin, hindi sira. At ang using multimeter tester by continuity, ayan po. Simple lang po ang measurement niya. Simple lang to how to test. Kaya importante talaga itong tester. So, pasok po tayo sa LED. Ang LED po natin, times 1 po tayo. Ang LED po natin may positive, negative. So, kailangan malalaman natin to pag umilaw to ko hindi. So, punta tayo sa negative muna ayaw. Ito yung negative, positive. Balitan rin natin, positive, negative. Ayun, umilaw po siya. Umilaw po siya. So, ganito lang mag-measure ng LED. Gumamit ng multimeter tester.
using LED bulb. Ayan po. Ito yung negative, ito positive, negative. Ito naman yung true polarity niya, ayun, milaw. Ito po ang positive niya. So ganun lang po ang testing natin. Dali lang po. Sana may matutunan po tayo sa araw na to sa multimeter tester. Kung ano po yung comment po natin, i-PM lang po sa akin o kaya maglagay sa comment box tungkol po dito sa how to test. Marami pa po sana tayong gagawin. Kulang na po tayo ng oras. So, nagpapasalamat po ako. Sana may natutunan din po kayo sa araw na ito. At please, don't forget to like, share, follow, comment, and subscribe my YouTube channel. Or search watch space and space learn _ nakita space ko space na. Again, this is Nonoy. Tapusin na po natin. So, all about how to use multimeter measurement. Ayan po siya. Dami po sana natin i-discuss. So, kulang po tayo ng oras. So, i-conclusion ko na po to. At sana may natutunan po tayo sa basic measurement ng tester. Again, this is Nonoy. Magandang umaga po sa inyong lahat.